good morning again. Is it still morning? It's 11:33 in the morning. Ay, no, wala po tayo kanina. Tiga mo kaya ata masyadong mataas. Okay, masyadong mababa. Oh yes, again, welcome back guys. Naputol po tayo kanina because yun nga, we have some clients. Of course, they are always priority dito pa sa MPQ Tourism. Kaya I have to cancel that. So now, we're back guys. And today, pag-uusapan po natin ano nga ba ang Ramadan do's and don'ts. So this is guys, perfect to all our kabayans, lalo na po yung mga first timers na nandito po sa UAE or dito po sa Middle East countries kung saan po eh, kung ba inu-observe ang Ramadan. So this is our way guys of course, di ba, a sign of a respect to all our Muslim friends. Alright? So before anything else, ito magbabasa muna tayo of some comments earlier from our naputol na version. Hello, of course, yung boss ko niloloko. Pogi daw. Sabi, sir, pahag naman. Okay, sabi po, hello kay Pastor Dan, of course, sabi niya, have a blessed day po. And also my best friend, Rinel Banda, sabi niya, good morning, best, watching here from the Philippines. And sabi ni Rhea Kuliko, hello po, sir, malapit na ako makarating ng Dubai. Flight schedule na lang inaantay ko. May working visa na po ako. Hope to see you soon. So sa lahat po guys, sa mga kababayan natin na ayan, mga papunta na po kayo dito sa UAE. Ito, I think Rhea, our topic for today is very important para sa'yo. Yan, di ba? Kasi nga, especially kung maabutan mo pa yung Ramadan, no? So, actually guys, Ramadan might going to fall this coming May 26 up to June 24. Pero I don't know, this is actually guys from Filipino Times na. So, I don't know if it's confirmed na or not. Kasi diba, minsan, depende po yun sa moon sightings. But as per the Filipino Times newspaper, sabi, this year Ramadan is observed from May 26 to June 24. As guests to a Muslim host country, expatriates are expected to behave properly in a manner visitor would be in somebody's home. Okay? So, today guys, mag-share tayo ng ilang mga do's and don'ts na maaari pong makatulong sa mga kababayan po natin na nandito po sa Middle East. But before that, let's continue reading muna some of the comments. Sabi ni Mary Coronacion, sabi niya, I saw you across Damascus. So ito na, nabasa ko na sa kanina. Like 3 nights ago. Kasi nga, kasama ko to si Jonard. So nahiya daw siyang lumapit sa atin to say hi. Kaya we tried guys yung kanilang Arabic food. And we love, of course, yung kanilang hummus with meat. Si Jonard, of course, favorite niya ang fries. Fries and mixed grills. Pero ayun, ako kasi sanay ako sa Arabic food. So, he needs to adjust pa sa mga salads kasi yung lasa kasi ng bibi roca. If hindi ka familiar pa kasi sa lasa talaga, you will not like. Di ba po? And also, sabi naman ni Shirley Rancapero, sabi, hi idol, good morning po. And from Pins de la Lima, Garbo, Labe, hello Sir Juni, inbox na lang kita. Salamat po. And from Paidong or Paidong, Barlon, good morning! And also, Pawad Afride, hello. Susan Leila Cristobal, hi Sir Jun, good morning. Galing mo at ang gwapo. O ulitin po natin yan. Sabi po ni Susan Cristobal, sabi niya, Sir, good morning, ang galing mo at ang gwapo. Ayun sana guys, puro kayo yung comments. But anyway guys, ito, if you guys are following MPQ Tourism Facebook page, every now and then guys, we are posting there some promotions sa lahat po ng mga kababayan po natin na maaaring magbabakasyon, okay? So, bakasyon, lalo na, di ba, Ramadan is vacation month, lalo na po sa mga kababayan po natin na nasa mga bars or hotels or restaurants. Kasi nga po, dahil sa Ramadan, eh, bawal po ang beer house, okay, or bars. So I think, ha, as far as I know, may mga hotels lang na they're allowed to open. Mga hotels lang. Some hotels, yes. Wait lang, I have to clarify that. Kasi may mga ibang hotel na, alam ko, na-open yung bar nila. But then, siguro guys, para nasa pakanan ng lahat, eh, huwag na lang kayo mag-bar kasi mas malaking porsyento na sarado po lahat ng mga bars. Kaya yung mga kaibigan natin, sina Reggie Sandoval, sina Mau Marcelo, they'll be out, di ba, of the country. They'll going to enjoy their vacation in the Philippines kasi Ramadan. Okay, so huwag pong bawal po ang alak kasi. Okay, and ito nga po, right now guys, if you going to see po yung aming Facebook page ng MPQ Tourism,
We have a promotion Dubai, Manila, Dubai. So you can avail it now, guys. But the travel date will be on September 1 up to March 31 of next year. Kaya kapag may plano din lang naman kayo magbakasyon yan, eh, i-book nyo na po ngayon for only just 789 dirhams via Cebu Pacific. Okay? And now, nabasa na po natin yung mga... Where am I? Okay, sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, don't be shy, guys, if you know anything na alam mong bawal during Ramadan. Please, guys, don't be shy. Write down in the comment box below. Kasi po, makakatulong po to sa mga kababayan po natin na maaaring makapanood ng video na to, at least maging aware sila to avoid fine at maaaring pong makulong, di ba po? Okay, so hello muna, of course, kay DJ Charlene ng Pinas Music Zone. Ang tawag ko sa kanya si Miss High Heels. Kasi pag sinabi mo kasing high heels, si Miss Bea, eh hindi po nag-high heel yan ng mga 1 or 2 inches lang. Kadalasan yan 5 or 7, may ganun ba? Or 35, joke lang. Walang ganun high heel. Of course, sa lahat po ng mga listeners, of course, ng Pinas Music Zone, hello sa inyong lahat. Catch nyo guys si DJ Charlene, of course, one of my friend as well, si DJ John Luna. Okay? Yan yung mga friends natin from Pinas Music Zone. And also, sabi naman ni Ate Susie ng Kabayan Kapit Bisig, sabi niya, "Hi Boss Juni, watching from Abu Dhabi." Hello guys, sa lahat po ng mga kababayan natin from Abu Dhabi, good morning sa inyong lahat. We were there yesterday, guys. The video vlog na ginawa ko is already been shared in my YouTube channel at naka-share din ang link in my Facebook page. Guys, panoorin niyo po yan. It's a perfect place for your group of barkadas or family na mag-outing this summer. Kasi, tawag nito, unlimited yung use, di ba tama ako? Unlimited yung use ng kanilang mga water rides. They have banana boats, they have, tawag nito, of course, they have jet ski, meron silang, nakalimutan ko pa yung tawag, doon yung flat lang siya. Yung kulay red yung kahapon na hindi natin nagamit. Basta marami silang water rides, may kayak sila, tapos, ano pa ba? Meron sila nung lumilipad. I don't know the name. Oh, yung shoes, guys. Isusot mo yung shoes. Tapos, if you watch that video, please do watch that video. Yung lumulutan ka sa air, tapos pwede kang tumumbling-tumbling. Yung may water pressure lang na nagpapalipad sa'yo sa taas. Grabe. I was given a chance na i-try yesterday. But unfortunately nga po, since wala akong masyadong tulog, I feel like hindi ako ganun kalakas that day. Eh, I declined. Kasi baka mamaya magka-cramps ako at mamatay ako doon. So better not, di ba? I have to consider yung safety ko first kaysa sa gawin yon. But then I have that video. Makikita nyo ilang activities na meron doon. And if you're interested, guys, and if you're planning to go for a summer with your friends, call us MPQ Tourism and we'll be assisting you guys para po ma-enjoy nyo po yung location doon. Okay? So that's... The location, guys, is actually Gantut Beach area. Okay, sounds, alam ko hindi maganda pakinggan, but the name of the place. And, tawag nito, malapit lang po siya sa Dubai kasi nasa border lang siya mismo ng Dubai to Abu Dhabi. So, hindi siya sobrang layo. Okay, and of course, hello kay Sherwin Guevara, sabi from Abu Dhabi. Hello sa inyo. Also from Rosaline Ranola. Alright, so now guys, may mga comments ako nababasa but I cannot still find it here. Hello kay Miriam Ezel Isano Abdelrahman. Hi po, good morning from Sharjah. Hello sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Sharjah. And the phone is ringing. Okay guys, so now, is it for me? Okay. Alright guys, so now, be ready po guys for the do's and don'ts sa buwan po ng Ramadan. Okay, number one, of course, is don't dance, sing, or be intoxicated in a public at any time. Okay, number one po, yung kasi it's Ramadan, so ito yung panahon kung kailan parang napaka-solemn po kasi yung Ramadan para sa kanila. It's time for them to reflect, and parang meron silang, umiiwas din sila sa food, okay? Kaya nga po, during Ramadan, that's the reason, guys, we celebrated our Philippine Independence Day a month ahead of the real date ng Philippine Independence Day. It's because of Ramadan. So, loud noise, celebrating, yung ganun is not allowed. So, bawal po yung maingay, mag-music,
wala pong music. Kasi I used to work in a restaurant. So, part of our ambiance is meron talaga kaming music na piniplay. But during Ramadan, zero music talaga kami sa restaurant namin dati. Okay? Kaya nga po, yung magpa-party is not allowed. Okay? Again, dance, sing, or anything na sobrang noisy is not allowed. Alright? And sabi po ni, of course, ni DJ Charlene, thank you so much for the additional information. Avoid eating and drinking in front of colleagues who are fasting. So, yun guys, yung importante, no, bawal po talaga kumain in public. Okay, so of course, ang mga friends po nating Muslims are in observance sila ng Ramadan kasi. So, they are nagpa-fasting po sila. So, kumakain lang sila after ng iftar. Parang after, pagkapag iftar time pa. So, during daytime, they are not allowed to eat food and even drink water. So, pwede lang sila kumain kapag may prayer na sa gabi. I don't know if correct me guys if I'm wrong. Iftar prayer bang tawag doon? Basta may around 7 o'clock, more or less 7 o'clock, eh, may prayer time. Kapag nag-prayer na, yun na yung time na pwede nang kumain. Okay? So, hindi po, ibig sabihin na we Christians, eh, magugutom tayo, okay, na kumbaga magpa-fasting ka din. Hindi naman siya ganun ka-required, okay? Pero, just don't eat in front of our Muslim friends. Kaya most of the restaurants talaga, okay, are closed during daytime. So, open lang din sila after nung kanilang tawag nito prayer sa gabi. Alright? So, lahat po ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga restaurants, eh wala silang daytime shift. So, most of them, panggabi po ang trabaho. Okay? Not unless required ng company to do something else. Okay, and drinking naman guys, ito, bawal of course, bawal pong uminom. Kasi the reason for that is of course, di ba parang nagpa-fasting sila eh. Tapos, nakikita ka nilang kumakain. Siyempre parang alam mo yun, yung utak nila, eh madudumihan yung utak nila na they are tempted na kumain because nakikita ka nilang kumakain ka. Although, there are some restaurants, okay, na they have a permit na pwede sila mag-operate during Ramadan, pero yun nga lang covered. So, hindi sila visible sa madlang people. Okay, there are some restaurants na open sila ng daytime, pero yun nga, they have permit. So, tayo, kapag lisay nasa bahay tayo, we can eat. Okay, pwede tayo kain sa bahay. Ayun, bago ka lumabas sa work, bago ka pumunta sa work, kumain ka na kagad. Okay, but sa mga kababayan naman natin na nag-o-office, of course, sabi nga ni Miss Bea, is we have to avoid eating in front of our Muslim colleagues. So, for example, may katrabaho ka nag-o-opisina, eh, kumakain, say, pagkain, medyo magtago ka ng konti. Okay, for sure naman, you have internal laws, rules pala, kung ano yung magiging sistema ng eating ng mga Christians, ng mga staff during Ramadan. Okay, and another one, additional info, of course, from DJ Charlene, is you also need to show respect to the religious and cultural sensitivities of the country we are living in. Okay guys, so yung do's and don'ts na to guys is very important po guys ha. Hindi lang dahil sa sinabi ko sa inyo na bawal kumain in public. Pero guys, may multa po yan. So avoid fines. Okay, so iwasan po natin yon. Okay, call. Hello, good morning. Yes po. Ay, yung sa Cebu Pack, no, ready na po siya. Your name is Arlene? Yes. Yes po, ready na po siya nung isang araw pa po. Drop by na lang kayo sa office anytime your ticket is ready po. Okay. Okay, no problem po. Sige po. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, so now guys, let's continue. Ayun nga, yung sa food, no? So, may fine yun, guys, kaya hindi sa joke, okay? Hindi po sa biro na dahil sinabi lang na do's and don'ts lang is hindi po sa yung tipong hindi ganun importante. But all of us should really follow, okay? Kasi nga, this is a Muslim country. So, talagang sa kanila, it's a holy month. Kaya sa kanila, it's seryosong bagay po ito. Okay, sabi naman ni Ate Susie, ayan, binabati ka, DJ Charlene of Music Zone, Pinos Music Zone, binabati ka ni Ate Susie.
Okay, and ito guys, of course, smoking in public is not allowed. Kaya sa lahat ng mga nagyoyosi dyan, okay? Okay guys, wait lang. Include natin to sa do not eat in front of in public, I mean, is kahit guys yung pagmuya ng mga bubblegum or candies are not allowed. Okay? As in, nothing. Wala ka dapat anything na chinucho sa bunganga mo talaga. Not at all. Bawal po yun. Okay? So, malino po yun. So, now guys, smoking is not allowed po in public during Ramadan. Kaya tago-tago din na kung may time, okay? Actually, no, some of my friends, tinitake advantage nila yung month of Ramadan for quitting ng smoking nila. It's because, since it's bawal, so mag-force ka na tumigil sa pag-smoke. Kaya, so those who are smoking, I think, guys, think about it. Maybe it's the time for you to start, di ba, na to plan of starting to quit smoking. Alright? And of course, dress appropriately po. It's very important. Actually, this is need to be observed even kahit hindi po Ramadan. Kasi this is a Muslim country. Middle East po ito. And we have to understand and we have to respect na they have a conservative culture talaga. Kaya nga, bawal po talaga guys na super sexy ang kasuotan nyo. See-through. Yung halos belt na lang ang suot po. Okay, please guys. Iwasan po natin, especially during Ramadan talaga, bawal po talaga. Kasi nga, that's temptation. So, hindi po talaga po pwede to. Try to wear something covered during Ramadan season. Okay? And, ito guys, sabi naman no to loud music. So, kahit sa bahay kayo, dahil alam nyo nasa bahay kayo, nasa yun na lahat ng karapatan sa mundo, bawal po yun. Okay, bawal po magpa-music na malakas. So siguro that's why we have headsets, no? So mag-headset na lang po tayo para maiwasan. And save yourself from all the hassle of traffic. Ayun. So sa lahat ng mga kababayan natin, alam nyo naman kung kailan yung oras ng uwian, di ba? Especially sa office kasi, maaga nakaka-uwi. I think, is it 4 o'clock or 5 o'clock pa lang? Or earlier than that? Yeah. Ha? 3 p.m. pa lang? Oh yun, so may mga rush hours dyan, ha? So sa lahat po ng mga kababayan natin, especially may mga sasakyan, eh, for sure naman alam niyo kung normally kasi naso-shorten kasi ang office time eh. Oh, welcome back! Okay na, pati yung bata? Okay. Ah, si Sharon. Eh, so yun guys, so iwasan po natin of course yung traffic. It's either you can go home earlier or you have to go home a little late na lang. Kasi nga mababago yung rush hour. Okay, and of course, show courtesy, sabi dito. Be mindful when greeting a member of the opposite sex who is Muslim. It is important not to offer to shake hands unless they extend their hands first. Both men and women, more commonly women, may prefer not to shake hands with the opposite sex due to religious reasons, especially during Ramadan. Oh guys, I have so many Muslim friends dito. Ako mismo ang umiiwas to shake hands with them. Kasi nga, yun yung Muslim kasi. So especially during Ramadan, iwasan po natin yun. Okay, ako, ang ginagawa ko sa kanila, if let's say, I meet them somewhere, tapos ang ginagawa, hello, ganun lang ako. Parang I put my hands on my, sa heart ko. Where's the heart? Yeah, dito. Ganun na lang ako. Okay, so wala pong shake hands sa babae. Lalaki sa babae. Not unless they offer it, sabi nga dito. Okay? And of course, eto na. Feast with them. Do make most of the community spirit and sumptuous food during the iftar. It's a great opportunity for an intercultural exchange. So also yung mga iftar dinner na pinoprovide ng mga companies. And of course, they welcome Christians na mag-join sa kanila. So ako, I'm always looking forward to this. There are some companies kasi that are really inviting me for the iftar party nila. So napakasarap po guys, kasi nga lalo na yung during iftar kasi, nandyan yung mga lahat yata ng mga Arabic food is nasa table. So you will get a chance to eat yung kanilang mga desserts, mga appetizers, yung kanilang mga authentic na mga Arabic food talaga na andun. Kaya you will enjoy it. And of course, last guys is, greet everyone Ramadan Kareem to express oneness. Okay! So, ito guys, maiksi lang po talaga yung live streaming natin for today. Pero, what's important guys is, we have to understand na, of course, kahit magkaiba man tayo ng religion, what's important is,
we have to respect each other. Kasi gaano man ka pinapahalagahan ang sarili mong relihiyon, kung hindi mo, kung nambabastos ka naman, of course, ng religion and culture of other people, eh, that is something. Diba po? Hello kay Robertson Lano. Good morning. And who else? I think yun lang. And that's all. And again, guys, before I say goodbye again, gusto ko muna magpasalamat muna sa, of course, sa Filipino Institute. Thank you for the t-shirt. And sino pa ang dapat kong pasalamatan? Thank you so much also sa Uling at Parilya. Ayan. And here we go, guys. So guys, sa lahat po na magbabakasyon, no, please, guys, don't be shy. Send me message. Call me, guys. I will share my number there later. Para sa mga magbabakasyon, I can help you guys with your ticket. Para po maibigay natin yung lowest rate para sa inyo, okay? And of course, our word for today, I think na nabasa ko na to. This is, guys, from Christian Broadcasting Network. Parang nabasa ko na to. Some more. Ooh! Alright. So guys, our inspirational message for today, makinig po ang lahat. His plan for you was made even before you were born. Kaya, enjoy life, guys. Diba? Parang, God has a plan for our life. Bago pa lang tayo pinanganap. Kaya, don't lose hope, guys. Okay? God is there from the time na pinanganap tayo until pumanaw tayo dito sa mundo. Kaya, dapat huwag tayo masyadong stress. Okay? Sabi ka nila, if you have faith in the Lord, eh, sabi po nila, wala kang, ikaw yung tipo ng tao na wala sa vocabulary mo ang mag-worry. Okay, so that's all for today, guys. Have a nice Saturday to everyone. What's up, guys, for Friday treat? Very, very soon na po siya. Abangan niyo po yun. That's every Friday, yung online magazine show ng mga vloggers dito sa UAE. And any announcement from MPQ? Okay, let me check. Alright, so siguro final, no, I have here. Okay, so we have here, guys, some announcements. Of course, guys, sa mga kababayan po natin na gusto pa rin mag-exit ng Armenia, paulit-ulit ko pa sinasabi, Armenia is still the best place, guys, for you to go exit. And MPQ Tourism offers, of course, international tickets and Shenzhen visa as well. And yun nga, yung Dubai to Manila package po namin na magpapadala ng mga pamilya nyo rito. Tawagin niyo po kami, guys. And what else? And all. Okay? And I think that's all for today, guys. Bye, guys! God bless! Ciao!